Ayon ho kay Vice President Lenny Robredo, kapag siya ang nahalal na presidente o pangulo, ay okay naman siya na makipag-usap sa China. Ha? Pero dun sa mga areas, ha, na wala pong sigalot ang Pilipinas, walang usapin sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ibig sabihin, ha, pero daw sa mga termino ng pakikipag-usap na yan, ha, sa pinag-aawayang West Philippine Sea region. Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, ang usapan, ang pag-uusapan diyan, pwede lamang magsimula ang pag-uusap, ha? Sa sandaling ang China ay kikilalanin, ha, ang mga karapatan ng Pilipinas at yung desisyon, ha, sa The Hague, ha, na nagbibigay sa ating bansa ng exclusive, ha, exclusive, ibig sabihin pag exclusive tayo lang yun, di ba, nakarapatan, ha, diyan sa mga teritoryong yan. Iyan ang paninindigan, iyan ang dapat na maging paninindigan ng bawat Pilipino. Eh, sinasabi nga natin sa inyo, ito yung very critical na tayo. Nandoon na ang Pilipinas, ang problema ng Pilipinas, dahil sa sobrang takaw ng mga walang niyang naging presidente, ha? Ultimong bansa, binenta, ha? Ikinumpormisyo tayo, maprotektahan lang at ang kanilang sarili at makinabang lang sila, ha? Magpayaman. Iyan ang nangyari. Umabot tayo ngayon, itong bansa natin, doon sa sukdulan eh. Wala nang hihigit pa ritong pinaka mapanganib, ha, na kalagayan kung hindi ito ngayong susunod na eleksyon. Dahil pag nagkamali tayo dyan, makikita naman ninyo sa sagot nila eh. Diba? Todas na, wala nang Pilipinas, di ba? Pangalan na lang tayo, ha? Pero tayong mga Pilipino, gagawin na tayong alipin dito sa sarili nating bayan. Tingnan ninyo ang mga ia-appoint na nila, mga inchik na. Ha? Kahit sabihin mong taga rito yan, ang tatakaw sa pera niyan eh, di ba? Yung mga yan eh, kahit illegal, pinapasok eh, di ba? Kahit droga nga, pinapasok ng mga inchik din dito eh, sa Pilipinas eh, mga kaibigan. Dahil pera, di ba? Eh siyempre, mas madali silang magagamit ng sa interest ng China dahil pareho sila ng lahi, di ba? Para masakop itong Pilipinas at mahawakan ang pagpapatakbo dito sa Pilipinas at sila ang makinabang, ha, sa pawis at dugo ng mga Pilipino. Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, para sa kanya, for me, sabi niya, it will always be beneficial to us, ha, to have an exclusive independent foreign policy. Sangayon siya na ang Pilipinas ay dapat na laging nasa independent o malayang pulisiya sa panlabas, ha? Pulisiyang panlabas natin. As opposed to one which favors specific countries, ha? At siya ay tutol na ang pinapaboran mo lang isang specific na bansa, ha? Wala kang papaboran pag sinabi mong independent ka. Hindi katulad nito, ang unang nagpanukala nitong independent policy, itong si Digong nyo. Pero independent, ha?
in favor of China. Doon siya independent. Ha? Di ba pinagmumura niya lahat ng bansa? Estados Unidos, lahat. Mga kaibigan. Oh, but that being said, oh, pero ang sabi niya, para sa China, we will collaborate with them in the areas that we have no conflict. Oh, doon lang tayo sa usapin na wala tayong sigalot, ha? Mga kaibigan, such as trade and investments. Oh, diyan tayo mag-usap, ha? Oh, kalakalan, ha? At saka pamumuhunan. Oh, much like what Vietnam has been doing. Katulad ng ginagawa ng Vietnam. Nakakapagnegosyo sila ron, pwede yun. Siyempre, susunod ka sa batas, pwede kang magpasok ng pumasok sa kalakalan, ha, mga kaibigan, katulad ng ginagawa ng Vietnam. Pero, sabi niya, but when it comes, pagdating sa West Philippine Sea, pagdating niya doon sa West Philippine Sea, we cannot deal with them without their recognition. Hindi tayo makikipag-transaksyon sa kanila nang walang pagkilala sila, ha, doon sa arbitral ruling na nagbibigay ng karapatan sa Pilipinas diyan sa mga teritoryong 'yan na kinikilala sa ng batas sa buong mundo, ha. Oh, pinaliwanag din po ni Vice President Robredo ang halimbawa ang anumang posibleng oil exploration. Ito 'yun yung exploration sa langis. Ano ba 'yung exploration? Yung pagtuklas, 'di ba? Doon sa langis. Ha? Any possible oil exploration deal with China would only, ha, itong anumang posibleng pagtuklas sa itong kasunduan, ha, anumang kasunduan sa pagtuklas sa ating langis, ha, sa China, sa pagitan ng Pilipinas at ng China, would only be initiated, pwede lang isagawa yan, ha, once, sa sandaling, they recognize, kilalani nila ang alin? Ang permanent court arbitration. Permanente yun, eh. Yung ruling na yun, eh. Yung decision ng sa The Hague, mga kaibigan, noong 2016. Eh ngayon nga, di ba, hindi kinikilala yan ang China? Sila lang hindi kumikilala? Sinasabi na alinsunod sa desisyon ng The Hague, mga kaibigan, eh kinikilala ng buong mundo iyang exclusive, exclusive na pagmamay-ari ng Pilipinas yan. Bukod tanging ang China ang hindi kumikilala. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi ni Vice President Lenny Robredo, kung merong pagtuklas diyan sa langis natin, makipag-uusap tayo diyan kung sila ay kumikilala na, ha, sa ating pong karapatan at doon sa alinsunod yun, doon sa desisyon, ha, pabor sa interes ng Pilipinas, which invalidated the Asian Superpowers 9 Dash Line claim. Hindi lang basta pagkilala, kung hindi, pagbaliwala rin nila, ha, ng China doon sa tinatawag nilang 9 Dash Line claim. Ano yun? Yung mapa na ginawa nila, ginawa lang nila, nag-drawing lang sila, eh. Yun yung inimbento ng China. Parang art, ha? Nag-drawing,
Eh, lahat ng i-drawing nila, kanila. Mga kaibigan. O, ito, dinrawing namin ito. Ang pamagat nitong drawing na ito, eh, 9 dash line. Ha? Matapos, amin yan. Kasi dinrawing namin eh. Mga kaibigan eh. Yun ang iginigiit nila, kaya raw kanila yan, 9 dash line. Eh, no, susundin mo. Ha? Eh di, siyempre, susundin mo yung pong ruling, ha, sa Dihig, sapagkat yan ang batas sa buong daigdig. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman, ano ho eh, biblically, ha, legally, mga kaibigan, atin yan eh. Oh, yung West Philippine Sea. Unang-una sa Biblia, nung ang mga bansa wala pang pangalan, kasi mga unang bansa lang ang may pangalan noon eh, di ba? Yung Israel, Egypt, ilang bansa yan na nasa Middle East. Konting bansa sa Europe na may mga dating pangalan, mga lumang pangalan, di ba? Yung mga Greece na yan eh, tinatawag na Gentiles yata sa Biblia, di ba? Iba rin ang pangalan eh. Yung Rome, tinatawag yan na sa Biblia na kwan eh, na Babylon, ha? Babylon. Yung Rome, yung Italy, mga kaibigan. So, pagdating dito sa atin, eh Amerika nga no, wala pang pangalan eh, nung panahon na yan eh. Di ba? Dito sa Pilipinas, nasa Philippine history ito ah. Yung nakasulat sa Biblia, pinagtitibay ng kwanho ng Philippine history. Ha? Maging sa world history yata eh, mga kaibigan eh. Ha? Na ang Pilipinas ay dating nung wala pang pangalan, ang unang tawag dito ay Philippine Islands. Di ba? PI. Yan ang tawag sa atin nung araw eh. Kahit nung maliit ako eh, pag nakausap mo yung mga Amerikanong nasa military, di ba? Mga Navy na Amerikano. Oh. Ang tawag nila sa Pilipinas, PI. Hindi mura. Ha? Hindi katulad ni Digong yun. Tawag niya sa PI, iba eh. Ha? Ngayon, yung nasa Biblia yan eh, tinawag ang natumutukoy dito eh, sa Pilipinas eh, na ang Pilipinas ay tinatawag pa lamang sa Biblia noon na mga pulo ng dagat. Ha? At kung yan po ay babasahin sa history, mga kaibigan, eh ito yung tinutukoy dito yung Pilipinas eh. Ang Pilipinas ang tinutukoy na mga pulo ng dagat, Philippine Islands. Kaya lamang tayo tinawag na Pilipinas nung tayo po ay nasakop ng Espanya, hindi ba? O mga kaibigan, dahil ang Espanya ang nung tayo ay masakop, ang nakaupong hari noon, yung malupit na hari na si Philip, mga kaibigan. Ayaw ko kung the second yun, ha? Yung Philip na yun. Ipinangalan itong Pilipinas, isinunod ang pangalan doon sa hari ng Espanya. Kaya tayo naging Pilipinas. Oh, doon pa lang tayo nagkaroon ng pangalan, mga kaibigan. Ngayon, yun ang gustong maging kondisyon ni Vice President Lenny Robredo. Alin yung trade, investment, pwede yan eh, pwede yan. Okay lang yan, tuloy yan. Ha? Pero, pagdating sa usapin, halimbawa, kamukha ng oil exploration, papayag lamang si Vice President Lenny Robredo kung tatanggapin ng China na
balido yung ruling sa The Hague at kinikilala na nila at isasantabi na nila ang kanilang kabuhungan tungkol sa 9-line, mga kaibigan. Sapagkat sila lang ang gumawa nun. Ano yan? Pwede bang gawin ng mga bansa yan? Hindi. Pag tinignan mo ang mga lumang mapa sa mundo, kasama yan eh. Di ba? Sa mga naunang mapang ginawa sa mundo. Lalo na yung sumakop sa atin, yung Espanya. Di ba? Kasama yung West Philippines na yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, eh tayo yung, tayo lang ang pinakamalaki, ang pinakamaraming isla sa buong mundo. Isang bansa na may pinakamaraming isla. Kaya nga tayo tinawag na Philippine Islands. 7,000 plus islands ang Pilipinas. Ha? Eh sa iba naman tinatanong kung high tide o low tide, 'di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, ayon po sa permanent, ito'y permanente na ruling. Hindi ito temporary ruling, ha? Mga kaibigan, permanente itong ruling na ito eh. China's 9-line claim, which spans over a huge portion of the South China Sea. Oh, bay, ito'y sumasakop na sa napakalaking bahagi ng South China Sea at ng West Philippine Sea, has no historical and legal basis. Wala eh, historical wala eh. Oh, historical meron tayo eh. Dahil nga dun sa sinasabi nating mga mapa eh, di ba? Oh, mga kaibigan. Oh, pangalawa, yung legal. Ano ba yung legal basis? Yun yung ruling sa The Hague. At idinadagdag ko pa nga, biblically, atin pa rin yan, mga kaibigan. Oh, for example, sabi ni Vice President Lenny Robredo, we only agree to join oil exploration with them. Tayo po'y lalahok, ha? Papayag lang tayong lumahok sa tinatawag na oil exploration dito sa China. If there is first a recognition of our rights, kung merong una, kung meron pagkilala sa ating karapatan na nasasaad sa arbitral o idiniklara ng arbitral tribunal ng hukuman, ha, sa The Hague. Oh, tinanong po si Vice President Lenny Robredo sa kanyang posibleng pananaw tungkol sa polisiyang panlabas, yung foreign policy natin, and whether she would continue kung siya'y ipagpapatuloy niya yung kasalukuyang stand o paninindigan ng kasalukuyang administrasyon ni Digongyo on independent foreign policy. Pag sinabi mong foreign policy, wala kang pinipili. Lahat ng dayuhang bansa, eh pare-pareho yan na independent ka dyan. Di ba? Independent ka sa lahat ng yan. Malaya ka sa lahat ng yan. Oh, hindi katulad nito, puro China. Di ba? Independent daw, pero China. Oh. Ngayon, mga kaibigan, itong si Duterte, noong pong nag-assume, ha, o siya'y nanungkulan noong 2016, eh, yan ang pinangako niya, ha, pagpapatuloy niya yung independent foreign policy. Oh, pero pagkatapos, ha, eh, ano, ha, ginamit niya lang yan na excuse para siya mapalapit sa China. Sinangkalan niya pa yung independent foreign policy, kunyari. Pero puro China na, di ba? Lahat pabor na. Sipin mo mga Pilipino na wala ng karapatan dito, ha? Ginawa nitong administrasyon. Ito na lang, simple. Ang dami nating mga kababayan na naninirahan sa
Amerika. Isipin mo yung mga kababayan natin doon, hindi makauwi dito. Ha? Na citizen na ron. Eh, yung karamihan eh, nagbayad pa sa gobyerno ng para sa kanilang dual citizenship eh. Di ba? Ni-require pa kasi nagkaroon tayo ng batas na pwedeng dalawa ang citizenship. Oh, mariretain. Ha? Pwede mong, pwedeng manatili yung Philippine citizenship mo kahit na ikaw ay kuha na, mamamayan na ng ibang bansa. Hindi lang Amerika eh, di ba? Yung dual citizenship, eh pwede yung kahit saang nationality ka na nabibilang, mga kaibigan, o pagkamamamayan. Eh dito ha, tinanin nyo, hindi ba hanggang ngayon pinatutupad nila yan? Visa requirement. Yung in-check, nakakapasok, walang visa. Sipin ninyo yan. Pero yung mga kababayan nating nasa Amerika, hindi makapasok dito nang walang visa. Meron ako narinig eh, mga bobo talaga eh. Bobo de la Yuca. Ang tataas na opisyal ng gobyerno, bobo. Ha? Eh siyempre, gusto mag-sip-sip kay Duterte. Dumedede eh. Ang sabi raw, eh, hindi ko na babanggitin mga pangalan, in fairness. Baka malaman nyo pa kung sino yung bobo. Ha? Ilihim na natin kung sino itong mga bobo na to. Ang sabi, it's about time! Ha? Kala mo, kuwan eh. Panahon na raw na igiit natin ang katulad na pinatutupad ng Amerika sa ating bansa. Ha? Na kailangan ay bago sila makapasok dito, ay kailangan kung ano yung trato nila sa atin na tayo'y pinakukuha ng visa, eh, kumuha rin sila ng visa. Akala niya ganun yun. Mga kaibigan, ano po? Ha? Eh, hindi ho ganun yun eh. Merong balancing yan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bumagsak sa Masbate Sea ang isang Piper Seneca light aircraft na papunta sana ng Naga City mula Mactan, Cebu. Nagka-engine trouble ang eroplano namin. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sa gitna ng pagdadalamhati, hinugot ni Attorney Lenny Robredo ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang simulain ng namayapang kabiyak, Jesse Robredo. Hiniling nilang tumakbo siya bilang unified candidate ng Liberal Party para sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Kaya kahit walang pera at makinarya, naghandang makipagtuos si Lenny sa pinunong babae ng Villafuerte political dynasty. Habang nangangampanya sa gym ang katungganing si Nelly Villafuerte, nagbahay-bahay si Lenny at ang kanyang volunteers tangan-tangan ang mga placard na gawang kamay lang nila. Landslide victory ang naganap, 102,694 laban sa 31,364 na boto pabor kay Lenny Robredo. Nang maging bahagi ng Kongreso, hindi iniwan ni Lenny ang mga kababayang naglukluk sa kanya roon. Sa kanyang panunungkulan, nakilala ni Lenny si Dina Abad, isang babaeng gaya niya'y hindi umaatras sa dambuhalang kahambugan ng mga makapangyarihan sa lipunan. Sakay-sakay ng bus papuntang Naga, inaalam ni Lenny ang pangangailangan ng kanilang probinsya. Taglay ang kaalaman mula sa kanyang pagbisibisita, tinutukan ni Lenny ang partisipasyon ng taong bayan sa mga inakda niyang batas. Nariyan ang House Bill 19, Transparency in Government, House Bill 4911, House Bill 3905, Anti-Discrimination Bill, at ang Anti-Dynasty Bill na walang nakuhang suporta sa Kongreso. Kamangha-mangha kung iisipin ang naging tagumpay ni Attorney Lenny Robredo. Ang pagbangon mula sa 1% paangat sa pagiging vice-presidente.
gaya ng pagtayo ni Lenny sa vice presidential debate. The last man standing is a woman, ika nga. 14,480,817 ang bilang ng botong nagpanalo kay Lenny Robredo bilang vice-presidente. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkapanalong ito sa bisa na nagkakaisang desisyon laban sa apela ng dating Senador Bongbong Marcos. Nagpunta si VP Lenny sa mga liblib na bayan ng Nueva Ecija hanggang sa sumilaw sa Bukidnon. Nanungkulan si VP Lenny bilang chair ng Housing and Urban Development Coordinating Council mula Hulyo hanggang Disyembre 2016 hanggang makatanggap siya ng sulat mula kay Cabinet Secretary Evasco na nagsasabing desist from attending cabinet meetings starting December 5. Nangyari ito matapos tutulan ni VP Lenny ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang ng gobyerno na nakatutok sa urban poor communities. Naghain ng resignasyon si VP Lenny noong Disyembre 5, 2016. Kalakip ang ulat sa lahat ng kanyang anti-poverty programs na nakuhaan niya ng suporta mula sa international aid agencies. Nagbunga ang kanyang pagsisikap ng low-cost housing para sa 46,000 pamilya at nakabuo ng 17,000 tahanan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nakabatay ang mga desisyon ni VP Lenny sa siyensya, sa mga konsultasyon, sa pakinabang ng higit na nakararami at sa sistematikong paglutas sa mga suliranin. Binigyan ng Commission on Audit ang Office of the Vice President ng highest rating sa 3 magkakasunod na taon. Inalis ng presidente si VP Lenny sa pagiging co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. 19 araw lamang ang nakakalipas matapos niyang tanggapin ang posisyon. Sa kabila ng lahat, tinupad ni VP Lenny ang tiyaking buhay ang pag-asa. Namumuna siya sa pagbuo ng mga kwento ng mga Pilipinong hindi sumusuko at hindi nawawala ng pag-asa. Tuwing Linggo, ng alas 9 ng umaga, umeere sa DZXL 558 ang radio program niya, ang Biserbisyong Lenny. Ini-interview niya ang mga taong maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa panahon ng pandemya, lalo lamang napaigting ang pagsisikap ni VP Lenny na makatugon sa pangangailangan ng mga tao. Mas suliraning pangkalusugan ang binigyan niya ng pansin. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Matapos mong mapakinggan ang kwento ni Attorney Lenny Robredo, ating mahusay, matino at magayon na vice-presidente, ikwento mo rin ito sa iba. Nasa kamay mo na ngayon ang kapangyarihang ibahagi ang pag-asa. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalaan. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished.